Ang National Museum of the Philippines sa Maynila, napili ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na idaos sa kanyang inaugurasyon o panunumpa sa June 30. At ngayon pa lamang, naka-full swing na ang team ni President-elect BBM para sa paghanda sa venue. Si Alan Francisco sa detalye, rise and shine, Alan. Ito ang National Museum of the Philippines sa Maynila. Dito inaasahang gagawin ang oath-taking ni President-elect Bongbong Marcos bilang 17th Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa 30 ng Hunyo. Ayon kay Presidential Management Staff Secretary-designate Zenaida Angping, nakapag-ocular inspection na ang inaugural committee. Ito na aniya ang pinakamagandang venue para sa inaugurasyon. In full swing na rin ang paghanda sa venue. Taong 1926 na natapos ang konstruksyon ng istrukturang ito. Kilala ang National Museum of the Philippines dati bilang Old Legislative Building. Dito nanumpa sa tungkulin sina dating President Manuel L. Quezon noong 1935, Giuseppe Laurel noong 1943 at Manuel Rojas noong 1946. Nawasak ito noong World War II at isinailalim sa reconstruction mula 1949 hanggang 1950. Samantala, una nang kinonsidera bilang oath-taking venue ni BBM ang Quirino Grandstand. Pero hindi natuloy dahil maraming mga COVID-19 field hospitals ang nakapaligid sa area. Sabi ni Secretary-designate Angping, pinakamahalaga ang kapakanan ng taong bayan. Kaya naman, mas pinili nilang hindi makaabala sa medical care na ibinibigay dito sa Quirino Grandstand at sa paligid nito. Alan Francisco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.